nostra cura. Sigurado un pagkain sa buong bansa. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Magsasaka pamahalaan at pribadong sektor, dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan, sa negosyo pahusayin ang kakayahan. Ang pop at bagong teknolohiya, subsidyo, pagtubig at struktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masagan ang ating mataas na kita. Kayo ay nakikinig sa School on the Air on Inbred Rice Seed Production and Farm Mechanization. For our North Cotabato and Maguindanao rice farmers in support to the Rice Competitiveness Enhancement Fund Program. Ang ating eskwelahan sa radyo para sa mga magsasaka ng palay. School on the Air on Inbred Rice Seed Production and Farm Mechanization, mga serye ng mga teknolohiya tungkol sa wasto at tamang pamamaraan sa produksyon ng palay. Ayan, isang magandang umaga mga ka-agri-eskwela. Magandang tanghali. Ayan, isang masaganang pagbati po ang hinahatid namin sa inyo. Ako po si John Lord Oman, Technical Staff ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 12 na nakabase sa San Felipe, Tantawan, South Cotabato. At ako naman po si Hannah Digyamad Pompong. Maligaya po namin kayong tinatanggap dito sa ika-anim na episode ng ating SOWA on Inbred Rice Seed Production and Farm Mechanization. Ito'y hatid sa atin ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12, sa pamumuno ni Director Abdul Ay Dayaan at Assistant Center Director Dr. Jesse V. Bildea, at sa pamamagitan ng RSERF Program sa pamamuna ni Engineer Mocles Buwisan. Ayan, katuwang din ang mga lokal na pamahalaan sa probinsya ng Cotabato. Sa pamamagitan ng Municipal Agriculture Offices ng Pigkawayan, Midsaya, Plibungan. Katuwang din ang Municipal Agriculture Offices ng Pikit, Carmen, Kabakan, President Rojas, Tulunan at Blang. Ayan, katuwang din po natin ang mga lokal na pamahalaan sa probinsya ng Maguindanao sa pamamagitan ng mga Municipal Agriculture Offices ng Dato Abdullah Sangki, Ampatuan at Mama Sapano. Kaya inaanyayahan namin ang lahat na makinig, manood at matuto dito sa ating agri-eskwela. Napapakinggan tuwing Huwebes alas 12 hanggang alauna ng hapon sa himpilan ng DXND Radio Bida 747 Kidapawan City at 88.3 FM Radio ni Juan Tacorong City. Sabay ring napapanood sa Facebook page ng Agricultural Training Institute Region 12. Ayan, inaanyayahan po namin ang ating mga SOWA enrollees na mag-text na sa inyong SOWA coordinators para sa ating attendance. Yes. So mag-text na kayo po ay nakikinig sa episode 6 ng ating School on the Air. For smart hotline or text line 0998-461-7947. Para pala ito sa mga greetings natin po at mga katanungan. Pero para sa mga attendance nyo, i-text nyo po ang mga personal number ng inyong mga coordinators. Ayan, para sa Globe, Ma'am Han. Yes, for our Globe text line, no, mag-text para po sa inyong mga greetings and mga tanong, 0915-432-3584. Inulit ko po for Globe, 0915-432-3584. Ayan, kanina pa nakaantabay si Mama Ruby Failago ng President Rojas.
And hello din po, Kuraipa Tatuang ng Ampatuan. Ayan, si Sir Mendoza, Nestor Mendoza din ng Mlang. On air na din ang mga taga-mama sa Panoy na pangunguna ni Sir Rahib Mamaluba. Active listeners natin yan, JL, ano? Yes, napaka-active. Hello din po, School on the Air, Ma'am Hainarin Sapal. And so, hindi ko po maisa-isa, pero may birthday celebrator tayo ngayon, Ma'am Han. Wow, happy birthday! Pero walang pangalan. So, kung sino man po ang Erlinda, Ma'am Erlinda. Ayun. Hello, Ma'am Erlinda. Happy birthday! Ayan, ngayon. So, ngayon, Ma'am Han, napaka-excited ko kasi nga, magkakaroon tayo ng quiz. Wow, so excited talaga tayo dyan. Ano? Yes. Pero before that, nakikinig daw po si Engineer Mocles Buwisan at saka si Sulaiman Kabasalan. Kasama po si Sir Abdul, ang ating Center Director, Mr. Abdul Aydayaan. And of course, ang ating pilot na si Kuya Ronald Evasco. And of course, Ma'am Han, batiin na lang din natin ang nasa Facebook Live natin. Nakaantabay din sila. Hello watching from Kidapawan City, Bugi, Balaya. Hello din watching from Kingdom of Saudi Arabia. Good morning, Ma'am Rohani Abdul Rahman. Hello din, Ma'am Alen Jimena. Hello, Ma'am Alen. Belated happy birthday. And of course, to Ma'am Shirley Beldea, thank you so much po sa pakikinig. Yan, Ma'am Han, sa mga nanood sa ating online free seminar kanina. Ayan, nagkaroon po kami ng online free seminar on Free Range Chicken Production sa aming Facebook page. And of course, maraming salamat sa lahat ng nanood at nakinig sa ating online free seminar. So ngayon, Ma'am Han, wag na nating patagalin pa, ano? So yung guidelines lang natin, yung mga enrollees natin, Ma'am Han, ay kailangan kumuha lang ng notebook at ballpen nila at binigyan naman natin sila, 'di ba? Yeah, one piece of paper. One piece of paper lang, kahit sa likod lang ng mga notebook nyo, Lagyan lang po ng inyong kumpletong pangalan, address, and of course, lagyan po natin ng title ano na School on the Air on Inbred Rice Seed Production. Yes, at palagay na lang din tayo ng quiz number 1 kasi paunang quiz pa po natin ito. Ready na ba kayo? And then after that, JL, kanino nila ibibigay? Ibibigay nila sa kanilang mga SOA coordinators for checking of their quizzes. Sige, ready na. Ihanda ang mga ballpen at papel. Ito na ang mga tanong para sa ating quiz number 1. Ayan, bigyan muna natin sila ng oras, Ma'am Han, kahit 1 minute lang para maka-prepare. Sige, para makapaghanda muna yung ating mga listeners, ano, narito po muna ang ilan sa ating mga paalala. Alam niyo ba na sa bisa ng Rice Tariffication Law, luluwagan ang pag-angkat ng bigas sa ibang bansa na may kaukulang taripa o buwis na ilalaan sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. 10 bilyong piso kada taon sa loob ng 6 na taon ang ilalaan sa iba't ibang programa ng RCEF upang mapababa ang gastos at mapataas ang ani at kita ng mga magsasaka. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Bisitahin ang inyong Municipal Agriculture Office upang magpatala sa RSBSA at makatanggap ng serbisyo mula sa RCEF. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute o ATI Region 12. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa 0920-946274. Masaganang ani at mataas na kita. Alright, at tayo po ay nagbabalik. Ano? So sige na po, simulan po natin ang ating quiz ngayong araw bago tayo mag-proceed sa ating key check number 2. So number 1, Ma'am Han, nakatanungan natin ha. Pakilagay na lang po ng numero na 1 to 5 sa ating mga SOA enrollees, questions number 1 to 5. 5 katanungan lang po at for sure masasagutan niyo po ito. Sige, question number 1.
Ito na po. Question number one, ano ang kaibahan ng palay sa damo? So, ano ang kaibahan ng palay sa damo? Question number one. Sige. Bigyan natin sila ng mga 30 seconds para sumagot. Parang kasi, gusto kong sagutin, JL. Ako din. Para naalala ko ay si Sir Sulaiman Kabasalan, yung kasama natin na resource speaker na ito. Anong kaibahan ng palay sa damo? Ayan, yung unang question po natin. Ang mga magsasaka at mga mangingisda. Ito, napakadaling katanungan, ma'am, ha. Number 2. Question number 2. Ilang kicheck ang nasa bagong revision ng palay check? Ay, mamili lang sila ng number from 1 to 10. Okay, may clue na po tayo, no? So, ilang kicheck na ba ang meron doon sa ating bagong palay check system? Oh, bagong revision. Kasi ni-revise na po ngayong 2020 yes. Yung ang ating palay check. Ang alam ko kasi noon, 8. Magkano na kaya ngayon? O, ilan na ilan ngayon? Ilan na kaya? Uh-huh. Ano? Sige, pakisagot po in 30 seconds. Alright, Ma'am Han, go ahead. Let's go to our question number 3. So, ikatatlong tanong po natin, ano ang tag color ng certified seeds? Ito, diniscuss ito sa atin ni Engineer Mokles Buwisan. Ano? Inisa-isa natin yon last week. Hinighlight talaga natin, mm-hmm. Pinaulit-ulit talaga yung mga color ng mga ano mga seeds po natin. So, kung naaalala niyo yung lecture ni Engineer Buwisan, ano ang tag color ng certified seeds? Certified seeds lang po. Hindi na kailangan yung kompletong apat. Yes. So, anong kulay ng tag ng certified seeds? Benta ng bagong panalaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga... Alright, dubako naman tayo sa pang-apat na katanungan. Ayan, eto, magbigay ng isang kahalagahan ng paggamit ng dekalidad na binhi. Okay, so bakit importante, no? Oo, natanong natin to last time. Bumamit tayo ng... dekalidad na binhi. Yes, mama. Natanong natin to sa ating mga enrollees last time. And of course, napakaraming na nakinig at nag-text ng kanilang katanungan. For sure, masasagutan nyo po ito. Ano po ba yung kahalagahan, kahit isa lang po, kahalagahan ng paggamit ng dekalidad na binhi? Alright, 30 seconds starts now. Okay, so I'm sure, no, may nakapagsagot na sila. May nag-text nga, maman. Okay. Ayan, isulat lang po ninyo sa inyong mga notebook ang inyong kasagutan. At isubmit po sa ating municipal coordinators. And here is our last question for our first quiz. Question number 5, ito. Kailangan ito ng maraming sagot, itong yes. Isang tanong. Oo. Question number 5 is, ano-ano ang apat na components ng RCEF? So, na-discuss natin ito yes, sa ikatatlong episode or ikalawang episode ng ating School on the Air. So, ibigay yung apat na components ng ating RICE Competitiveness Enhancement Fund. Ayan, so habang sumasagot sila, Ma'am Hana, ulitin lang natin ang limang questions natin for our quiz number 1. Unang katanungan, ano ang kaibahan ng palay sa damo? Second question, ilang kicheck na sa bagong revision ng palay check system? Pangatlong katanungan, ano ang tag color ng certified seeds? Question number 4, magbigay ng isang kahalagahan, kahit isang kahalagahan lang po, ng paggamit ng dekalidad na binhi. And of course, para sa ating panghuling katanungan, ano ang apat na component ng RCEF? Ah,
sigurado ako, JL, na lahat sila ay may nakapagsagot ng tamang yes, sagot. Yes, Ma'am Han. Kasi during our lectures, talagang ang daming nagtitext every time na may mga tanong tayo sa kanila. Tama ka dyan, Ma'am Han. So, pwede kahit nang nakikinig sila ngayon at masasagutan pa din nila, Ma'am Han, kahit on air na tayo ngayon. Kasi mamaya pa nalaman nila yan isasubmit sa kanilang mga municipal coordinators. Ang ganda nung quiz nila kasi open notes, no? Yes, Ma'am Han. As long as nag-take notes sila, mayroon silang ma-open na notes. Oo nga. So, magsagot na po kayo at tingnan natin kung sino makaka-perfect ng ating quiz, Ma'am Han. Okay. O kaya ngayon, wag na nating patagalin pa. Excited na din ako sa topic natin ngayong umaga. At ang resource person nating ngayong umaga ay hindi basta-basta, Ma'am Han. Yes. Balita ko, artistahin din ito. Katulad nung dalawang previous speakers natin. Oo, artistahin mga ano nila, Ma'am Han. At tawag niyan, iniwan nila ang trabaho ng pagiging artista. Mm-hmm. Kasi ayaw na nila. Gusto nila mag-teach sa ating mga farmers, no? Tulungan yung ating mga farmers na mas mapataas yung kanilang ani at kita. Yes, tama ka dyan, Ma'am Han. Siya po ay technical staff ng RCEF ng ATIRTC-12. Ang ating resource person din po ay isang rice specialist. Nag-training po siya ng 4 buwan sa Nueva Ecija Philrice. So hindi po basta-basta ang ating resource person ngayong umaga. Para talakayin sa atin ang land preparation, key check number 2, well-leveled field. Narito si Sir Danilo Barinyan. Ayan sir, batiin po natin ang ating mga tagapakinig. Okay, so thank you Sir JL, Ma'am Hana. Okay, so magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig dito sa ating school on the air sa inbred rice seed production and farm mechanization. So Sir Danny, no, simulan na natin yung talakayan para makadami tayo ng information ngayon. Yes. Okay, baka marami silang mga tanong po, yes. Ma'am Hana. Baka yes. Mamaya hindi natin matapos yung mga tanong nila. At saka marami na magte-text sa atin na hindi na marinig nung iba. Mas maganda yung nagtanong sila on na talagang air on air pa na marinig nung iba. Sige Sir Dan, bakit ba importante itong key check number 2 natin? Take it away. Okay, so thank you. So, nandito na tayo sa ating pangalawang key check. So, yun nga, tatalakayin natin ang pangalawang key check na yun ay ang land preparation, yung management area, yung land preparation. So, ang key check po dito is yung well-level field. So, ang una, parang i-review lang muna natin. Kailangan kasi itong magkadugtong or parang may kaakibat itong key check, lahat na mga key check. So, kailangan masubaybayan natin yung key check 1 at saka key check 2 or lahat ng mga key check. Or hanggang sa 9 key check. So, parang baka maano kayo sa question kanina. Malito? Parang malito kayo kanina sa tanong. Kasi may, yun may nga, sagot baka, na ka sa tanong baka natin. Baka may sagot kayo na 10 key check. Okay, so dito po tayo sa land preparation. So, well level field. So, ang isa pong basihan na bakit parang masasabi natin na talagang well level field ay ang isa daw ang isang batayan dito, ayun nga yung para makamanage tayo sa ating, lalo na sa pamahala dun sa tubig at saka yung sa crop establishment. So, ano ba ang importansya ng itong key check number 2 or itong well level field? So una, makontrol or ma-minimize natin ang una yung damo or yung less weed incidence. Kasi yun nga, pag hindi level or pag hindi patag yung hindi lupa. Patag, o tama, hindi patag yung lupa na, yung lupang tinatamna natin, possible na magkaroon siya ng pag hindi siya pantay yung tubig, kasi yun nga, tubig ang isang ano natin dito na parang magkatubuan siya ng damo. So nang sa ganun is yun ang isang ano natin na importansya kung patag yung lupa natin, kung patag yung tataniman natin ng palay, ay ma-minimize natin yung damo. So pangalawa is yun nga yung sa kuhol.
Ang kuhol kasi, ang isang characteristic or talagang isang habit ng kuhol, talagang magpunta lang siya kung may tubig, Sir JL. O parang mag-ano lang siya na kung walang tubig... Kung may presence ng tubig, nandun yes, siya. Yes, kung may presence ng tubig, nandun siya. Nang sa ganun is, kung hindi man patag ang isang area, halimbawa yung isang area, yung 1 hectare mo, kung pag-tanim mo, is hindi siya level, at saka kung panahon na magpatubig ka, lalo na pag yung palay mo is parang... yung pag bago pang katatanim lang, so parang ang area doon, ang portion doon na talagang may tubig, doon ang kakapit o doon pupunta yung kuhol. So nang sagon pag prepare natin sa lupa ay talagang level na talagang ma-minimize or ma-manage natin ng husto ang kuhol. So ang pangatlo is efficient nutrient utilization. So kung siyempre pag hindi siya balance or hindi siya level, pag hindi pantay yung ating tinataniman, so siyempre iba-iba din yung tubo noon. Kasi iba yung tubo doon sa baba, iba din yung tubo na may nakaumbok or yung nandun sa taas. Kasi ang sustansya or yung nutrients na makukuha doon during sa pagpatubig natin is yun nga parang mas advantage yung nandoon sa baba. So nang sa ganun is kung level siya na talagang uniform yung distribution ng ating nutrients na ilagay natin sa ating palayan. Then uniform crop growth and maturity. So yun nga sa sinasabi ko pag level or tama yung lalo na sa nutrient utilization, meaning pag pantay yung lupa, na pantay din yung pagtubo niya. So pag pantay yung pagtubo niya, nang dahil sa ginagawa mong pagpapatag, kung pantay yung pagtubo niya, so possible na pagkahinog niya is pantay din. Nang sa ganun is uniform talaga ang tubo niya at saka yung pagkahinog. Mahalagang bagay dito ay yung timely harvesting mo na talagang ma-target mo kung anong date na pag-harvest mo. Then efficient use of water and application of controlled irrigation practices. So pag well-level field or yung pantay yung area mo na tataniman mo ng palay, mas madali siyang patubigan. O, kasi yun nga ang tubig na magagamit mo kung hindi pantay na parang may portion na natubigan, may portion din na hindi, na wala pang tubig. Pero pag pantay siya, na talagang magagamit mo ng husto yung tubig na ginagamit mo doon sa palayan mo, sa area mo. Then, siyempre, madali nating gamitin or mas efficient yung paggamit natin sa ating mga farm machinery. So, yun po ang importansya or mahalagang bagay dito sa key check number 2. Kung ano yung mga mahalagang katangian or mahalagang bagay na talagang naka-angkla dito sa key check number 2. Now ngayon, ano naman kung hindi pantay yung lupa? Anong advantage? Anong disadvantage pala? So yun nga, kung hindi pantay yung lupa, anong mangyayari doon sa field mo? So ganun yun. Ganun ang isang katanungan. So meaning kung yung mga binabanggit ko kanina, parang baliktarin, parang ikuan lang natin. Na kung hindi pantay yung lupa, so siyempre, kung ang tubig na gagamitin mo doon sa isang area, ay tagang mas maraming tubig ang kailangan mo. Kasi kailangan mong patubigan hanggang sa makaabot yung portion na talagang matubigan sila lahat, yung medyo mataas na portion. So yun ang parang pag hindi level yung
yung ano mo, yung lupang pinagtamnan. And then there is an increase of wind incidence. So yun nga, yung sabi ko kanya, pag level, so talagang mas madaling puksain or mas madaling i-control yung damo. And then so siyempre ang base po sa ating base po sa experiment o base po sa pag-aaral dito na ang lupang tagtamnan mo pag hindi siya well, pag hindi siya level or well level, naka-reduce yan ng inyong yield ng 5%. So imagine Sir JL, Ma'am Hana. Imagine mo kung malaki five, na yung 5%. Malaki na yun. Oh, halimbawa, na yun. Okay, halimbawa, sa isang hektarya lang. Sa isang hektarya, halimbawa, nakaharvest ka ng 100 kabans or 100 bags. So, meaning may 5 bags ka, 5 sako na nasayang sa'yo. So, parang malaki na yun. Oh, malaking bagay na yun na para sa, kuan mo, para sa income mo. So, parang, ano kasi pala natin dito is, ayun nga, yung target natin dito is, kailangang makuha natin itong hinahangad natin na masaganang ani at mataas na kita. So, paano magiging masagana ang ani natin at mataas ang ating kita kung sakaling hindi natin matupad itong ating binabag kung nababa yung ani natin. Okay? So, ngayon, paano ba natin makukuha or paano ba natin ma-achieve? Yes, tama, mamana, tama. Paano ba natin ma-achieve itong wheel level field? So, ano ba ang assessment nito? So, kailangan na walang mataas at mababang parte ng lupa pagkatapos ng huling pagpapatag. Okay, so, hindi ibig sabihin na talagang patag na patag. Hindi ka... Wala kasing parang walang farmer. Walang perfect. Mahirapan ang farmer. Walang perfect. Walang perfect yun. Na talagang kahit gaano pa ka man ka-expert, kung papatagin mo yung lupa, nung bungkuhan talagang hindi talagang syala talagang level na level. So ang ano lang natin dito is no portion has more than 5 cm of water depth. So halimbawa, kung wala ka mang panukat, kasi 5 cm ang ano natin, ang basihan natin, kailangan walang portion doon na mababa na 5 cm. So ang kung halimbawa may tubig sa mga nanonood dito sa ating Facebook live, makita niyo na ito lang anong tawag dito? Thumb. Or yung anong tawag dito sa Tagalog? Hinlalaki. So hinlalaki, ito lang ang basihan natin. O kasi mahirap naman magdala pa tayo ng meter stick doon sa palayan natin. Then, bawat portion mo. na hindi level is anuhin pa natin. So mahirapan tayo doon. Sa ganun is throw sa ating kamay. So ma-determine natin kung talagang level siya, pasok siya doon sa key check number 2. Okay, so ang isa pang assessment dito, ang isa pang basihan natin is yun nga, hindi tayo makakita ng umbok ng lupa na talagang mas mataas din sa 5 cm. Oh. So, hindi pagkatubig natin, halimbawa pagpatubig natin, kailangan hindi natin makita yung umbok ng lupa na talaga kung ang tubig natin ay nasa 5 cm na, so talagang wala na tayong makitang umbok ng lupa. So, yun ang assessment natin, yun ang basihan natin, na talagang pasok tayo doon sa key check number 2. No high and low soil spot after final leveling. So, wala kang makitang umbok ng lupa or mababa or mataas na porsyon ng lupa pagkatapos ng huli mong pagpapatag. Okay, so yun po. So, paano ba natin ma-achieve? Kasi yun nga, sinasabi natin na paano ba natin ma-achieve yung low soil spots after final leveling. Ano bang dapat natin gawin o para ma-achieve natin yun? So unang mga recommendation, so kailangan na mag-repair ka sa dike, linisan yung dike at saka yung mga kanal. Mm-hmm. Yun ang linisin at ayusin yung mga kanal at saka dike. Kasi yun nga ang doon is pag hindi malinis yung dike at saka kung hindi mo naayos, so siyempre doon yun siya mag isa yun siyang, halimbawa may mga seepage, may mga butas doon. So talagang doon dadalo yung tubig na hindi ka makakuha noon sa
sa talagang gusto mong yung assessment on yung no high and low soil spots after final leveling. So yun nga, clean the dikes help prevent or control pests. So ang paglinis, sa recommendation natin, ang paglinis at saka pag-repair sa dike ng ating ODK is yung pilapil. O yung pilapil ng ating palayan ay talagang nakapag-prevent or nakapag-control doon sa pagdami sa mga insekto. Then ang isa din ito, pag compacted or talagang na-repair mo yung dike mo, no, wala siyang butas, so talagang mapreventahan mo yung pagdaloy ng tubig. O, na hindi masayang. Okay? Then, dikes maintain at 15 cm high. So, yun nga, huwag din masyadong pataasan ang dike natin sa pag, ano natin ang pilapil, pag repair natin sa pilapil, kasi mayroon na kasing ibang, kuan dito, Sir JL, Ma'am Hana. Mm-hmm. Mayroong ibang farmer, kasi ako dati, yun nga, nag-ano din ako ng ganito, na talagang pag mag-repair, mag-clean ako sa dike, talagang gamit ko is yung lagaraw na kuan. Na talagang makuan talaga na lagaraw din. Yun nga, kahit lupa, talagang isali yon sa pag, kuan, isali sa paglinis na, isali sa paglinis. So, parang matanggal yung buong dike, yung buong pilapil. So, yun nga, kailangan i-maintain natin yung 5 cm ang kataas ng, 15 cm. So, yung 15 cm, yung mga kalahating ruler. Ganun po. And then, ang lapad na naman niya is yun nga yung 20 cm. Kay para po, hindi natin masyadong palapadan o hindi natin masyadong palakihan yung pilapil natin, kasi isa yun siya doon sa mga dahilan kung bakit maraming mga peste, lalo na yung daga. Kasi minsan, ang mga daga, na doon siya titira doon sa mga pilapil natin. Nang sa ganun is sundin natin, kung hindi man natin makuha talaga itong exact na 20 cm, hindi lang masyadong malayo. Mm-hmm. O, ganun. So, 20 cm wide, kailangan natin yung i-achieve. Then, clean ditches, ensures water efficiency and facilitate drainage. So, kung malinisan natin ang husto, ang ating ang mga kanal doon sa ating palayan, so talagang mas mapadali or mapagaan yung pag-drain natin ang tubig kung sakaling kailangan i-drain natin ang tubig. Okay? So, ngayon, pangalawang recommendation, pangalawa nating dapat gawin para ma-achieve natin yung assessment, kailangang i-rotivate or araro natin ang ating area or i-prepare natin ang ating area 21 to 30 days. Bago tayo magtanim. Bago magtanim. Mm-hmm. So, yun po ang isang ano doon. 21 to 30 days before planting. Bakit? Kasi yun nga po, i-allots natin ang panahon para mapatubo yung mga buto ng damo nga nandun sa area natin. Then incorporate plant residues, yung mga uhot or ragami or anong tawag na sa kuan yan? Ragami, rice straw. Mas madali kasing English kaysa Tagalog. rice straw, dayami. O, so mas ma ano natin na ma, kung i-prepare natin ang wastong pag-prepare ang ating lupa na talagang may duration siya, talagang mas mapalanta or mapabulok natin yung mga damo or yung mga rice straw. Kasi may pakinabang pa, di ba yun? Yes, of course, may pakinabang yun. Fertilizer din yun. Isa yun kasi siyang ma-decompose yun. Yes po, Sir JL. So, exactly, ganun po. So then, ang isa din doon is ma-control pest and water flow. So yun nga, ma-control straw sa ating duration ng pag-prepare doon sa ating area. So ma-control din natin ang insect pest. Then, ang isang ano dito is kung ang isang ano natin kung hindi ma-decompose ang yung damo or mga rice straw, ito ay nakapagdudulot ng acidity doon sa lupa natin kung magtanim tayo kaagad. So pag halimbawa Ma'am Hana, Sir JL, pag nagtanim tayo na hindi pa na fully decompose yung mga damo or mga rice straw doon sa area natin,
parang nakapag ano yun siya ng acidity doon sa lupa. Mm-hmm. O nakapag kuan yun, so kung tamna natin, o maging acidic yung lupa. So dapat tandaan talaga nila Sir Danny well na decomposed. Dapat 21 to 30 days before sila magtanim iplow na nila yung kanilang area. Yes. So ganun po. Kaya kasi kung kahit ano man ang mga fertilizer, aliwa, ang lupa kasi, matakil man natin ito doon sa next mga episode natin, yung sa nutrient management, na talagang kung acidic yung lupa mo, kahit ano pang i-apply mo doon, talagang hindi siya magamit yung husto, yung ibang nutrients doon, kung hindi mo makontrol o hindi mo parang hindi mo mabalance yung acidity ng lupa. Yes, hindi mo din ma-maximize, yes, Danny, no, yung mga nutrient na kahit maglagay ka pa ng kahit na anong yes abono. Yes po. So, nang sa ganun is, kailangang sundin natin at saka kailangan na ma-decompose talaga yung mga damo or mga rice straw doon sa ating palayan before natin tamnan. Okay? So, yun po ang pangalawang recommendation. Sige Sir Dan, yung ulitin lang natin yung pangunan na recommendation natin. Para ma-achieve natin ang kitchek number 2. Ang una ay linisan at ayusin ang ating mga kanal. Yes po. Okay. Pangalawa, yun na nga sabi natin kanina, no, dapat linisin ay i-plow o i-rotivate na natin yung ating area 21 to 30 days before our planting. Okay. So ano yung pangatlo Sir Danny? Okay, so pangatlo tayo. Harrow field twice at 1 week interval. Okay, so, dalawang beses. O parang isuyod mo yung kwan, suyurin, or irritivate mo yung... Two times every other week. Yes. Dalawang beses mo siyang dadaanan. Ang ano dito is every 21 days kasi. So parang may duration ka na every week, yun na, ngayon na week, nag-harrow ka. Next week, hindi. Parang ano, parang may weekly interval. Weekly interval. So ganun. So para doon ma anong tawag to, parang yung mga clutch o yung sa pag-araro, di ba sa pag-araro niyan Sir JL or kuan mama, kahit makita natin dito sa ating likuran o sa ating harapan dito palayan. Sa palayan natin, yes, itong sa paligid natin, pag araruhin kasi yan, maraming mga clutch o maraming parang matigas na mga bukol-bukol na lupa. So para makuan siya, para ma-break siya, so kailangan nating iharo tarang ganun. So then incorporate sabo, so ganun pa, ganun nga na talagang mahalo ng husto yung mga damo or mga rice straw doon sa lupa. Then isa din dito is yun nga, i-allow natin yung mga weed seeds na mag-germinate muna, kaya para po pag nagtanim na tayo, so wala nang masyadong damong tutubo. Then isa din yun na makatulong tayo para ma-reduce ang mga insect pest. Okay. So yun po ang pangatlong recommendation para ma-achieve natin yung assessment natin sa kitchek number 2, yung no high and low soil spot after final leveling. Okay? So ang next Sir Dan. So, okay, so next recommendation, level the field with a wooden flank or tiller attached leveler. So, ito na. So, talagang i-level mo na, parang papatagin mo yung... Oh, gamit yung wooden plank. May tawag yan isa. May tawag yan. Kuan, ang tawag doon is talagang... Basta yung binibira siya Sir Dan na binibaran, ano, either karabaw, kalabaw, or... Yes. Ito kasi ngayon, parang modern na ngayon, parang naka-attach na doon sa... rotibitor. Sa rotibitor dun sa uli niya is nandun na yung wooden flank. Itong tawag dito sa kwan, parang sapil. Sapil ang tawag dito sa amin. Hindi ko alam ang tawag pero nagawa ko yan. Meron din kasi dito may ibang term din kasi ang yung taga dito sa atin kung anong tawag yung sa wooden flank. Basta yun. Alam ko yung kahoy. Alam ninyo, yung kahoy na mataas. I-text na lang po kung ano ang term. Yung flat na kailangan siyang binibira ng tao or ng kalabaw. Ng kalabaw. Pasibol dito ko tao or kalabaw or kwan kasi minsan kasi is pag tao lang is yun nga pang similyahan lang yun, pang seedbed lang yun. Pero pag malakihan ang area, pwede man tao pero mahirapan ang tao, parang maano siya nito. Pagod na pagod siguro ang tao. Okay, so continue tayo. So, yun nga sa recommendation number 4, kailangan gumamit ka ng wooden flank or tiller attached leveler, so yung kahoy na pang-level mo doon sa lupa.
kay para po pag ma-level na yung lupa, so allows uniform water distribution. Yun po. Then facilitate issue irrigation and drainage. So mas madali ang pag-irrigate natin kung patag or kung planer. Okay, so thank you po sa nag-text. Si Ma'am Raida sa nag-text planer daw. Planer, so planer ang tawag, English pa rin. Okay. So field must be filled with 5 cm. So yun nga ang area is kailangan mong lagyan ng tubig. O, kasi kung walang tubig, hindi mo talaga yan mahirap. Maka-level pag walang tubig. So dapat may tubig ka din na mga 5 cm. Ito naman, may nag-text naman from President Rojas, plancha. Plancha. Iba-iba kasi term. Din. Iba-ibang term kasi yan. Basta't ang importante, magamit ka nung pang-leveler. Pang-level. Si Sir Elmer din ng Libungan, sabi niya, plancha din daw. Basta sa amin talaga, wooden plank lang talaga yan. May nag-text din, sa pig, sa amin kasi niyan sapil ang tawag niya. Sapig. Ayan, thank you po sa mga terms. So maraming po ninyo term yan, pero yun nga ang ano natin is ang importante ay ma-achieve natin yung at nai-imagine nila kung ano yung ibig sabihin yes, natin. Yes, okay. So yun nga ang isang kuan dito na kailangan na kung mag-level tayo, kailangan may tubig. O mga 5 cm din kasi yun nga kailangan pag 5 cm lang yung nilagay natin ng tubig, kaya na-achieve pagkatapos natin ng level, so tingnan natin ang buong area. Kung pagsilip natin sa buong area, kung wala na tayong nakitang umbok ng lupa, so meaning naka-level na yon. So yon ang isang basihan natin kasi kung walang tubig, ang hirap i-level. Maliban na lang kung may mga aparatos na may mga kuha na tayo ngayon na pwedeng ilagay mo lang, tingnan mo kung na-level, pero wala kasi tayo ngayon. Wala tayo niyan ngayon. Ayan, may other term din. Labay daw ang tawag. Labay. Maraming term. Maraming meron term. Din ano, sabi ni Sir Knowles Dangalan, belangsan. Belangsan para pantay lupa. Belangsan. Belangsan. Okay, so number 5 recommendation, continue tayo. Yung binabanggit natin kanina is para, yung recommendation po na yun is para doon sa mga transplanted na mga pagtatanim, yung 1 to 4, Sir Dan. Yes po. Pero pag direct with seeded rice, ang gagawin lang po mo lang doon, pagkatapos ma-level, so siyempre, may tubig man yon. So, kunan mo siya ng tubig. Then pagkatapos, yun nga, kahit may tubig pa man yon, na pwede ka mag-construct ka ng kanal. Kasi yun nga, ang kailangan doon na kanal, parang magbigay siya ng daan para doon sa tubig at saka doon sa halimbawa yung may mga kuhol kasi hindi kayo maiwasan yung halimbawa yung kuhol. Na pag may kanal ka kasi is doon yun tatambay yung kuhol lang mismo. At saka pag mag-replant ka din, pag mag-replant ka doon sa tanim mo, na doon ka magdaan doon sa kanal na yun. Kasi mahirap man din na pag direct seeded, pag mag-replant ka, apak-apakan mo yung tanim. So, mas madali na pag direct seeded, lagyan talaga siya ng maliit lang na kanal. Mga 25 cm lang. Mga 25 cm, mga sobra lang isang dangaw. Parang isang dangaw lang sa akin. 25 cm ang laki, ang haba niya. Ano? Ang lawak. Lapad. Lapad. Ang lapad. Pero ang lalim niya mga 5 cm lang. So, ganun. Ito'y para ma-provide ng parang daan ng mga excess water natin, Sir Dan. Yes. Yun ang isang purpose doon. Okay, so recommendation po tayo. Sige, Sir Dan. Isa-isahin muna natin. I-recap natin yung 5 recommendation para ma-achieve natin itong key check 2. Yes. Una, Sir Dan. Una is yun nga, clean and repair dikes and ditches, linisan at saka i-repair natin yung pilapil at saka yung mga kanal. Number 2. Okay, so number 2, rotivate, kailangan mong araruhin or i-prepare mo yung lupang pagtanim 21 to 30 days before ka magtanim. Ayan, okay. At pangatlo po natin. Sa pangatlo, i-rotivate mo yung area mo twice. Parang anong kuan sa rotivate? Parang
parang isusuyod mo yung suyod. Oh, isusuyod, suyurin mo yung area mo twice, one at 1 week interval. Kasi, di ba, 21, 7, 7, 21. So, every week. Oo. So, yun po. So, pang-apat is yun nga, level the field with a wooden flag or yung mga pinag-anoan natin kanina. May nag-text ulit dito, Sir Dan. Ano po ito, no? From Dato Paglas, Maguindanao, si Joy Pompong Talipasan. Sabi niya, labay ang term niyan sa atin. Ayun, labay. So, napakaraming terms. Okay, so, ano, ang saya. Thank you naman po. Kasi yun nga, nakuan talaga na parang na imagine talaga niya kung anong ginamit natin dito, kung ano yung paggamit natin sa pag-level. Yes, Sir Dan. At okay, panghuli natin para sa mga wet-seeded na rice natin, okay, direct. So, for direct wet-seeded rice, construct small canals surrounding the field, near the levee, and at the middle of the field. So, mag-construct tayo ng mga maliliit, maliliit na kanal na malapit doon sa pilapil, at saka yung sa gitna ng ating palayan. Alright, okay. Sige Sir Dan. Ngayon naman, ay in summary Sir Dan, ay titingnan natin base sa araw. Yes po, okay. So tingnan natin ito base sa araw. Itong, ano ba itong 21 days na sinasabi natin? 21 days land preparation natin. Mm-hmm. Okay, so from day zero, so, pero ay itong kuna is kailangang nasunod natin yung rest period. Oh, nasunod natin yung rest period. Oh, yung rest period na matackle natin is from sa Aquana. So sunod nating episode. Okay, so from day zero, pagkatapos mong maararo, okay, kay sa simula niyan kung talagang matigas ang lupa, kailangan araruhin man talaga yan. Flow at talaga ang gamitin. So pag day zero, arado mo. Mm-hmm. Pagkatapos, so siyempre patubigan yan siya. Kailangan patubigan. So, pagka other week or pagka next week, so kailangan na maharo mo na, ma-rotivate mo na. Mm-mm. Okay. Then, pagkatapos mong first rotivation or first harrowing, pagka other week, pagka next week again is pangalawang day 14 ano, na yan. Yes, day 14 na yun. Mm-mm. Pangalawang harrowing. Pagsusuyod or Mm-mm. harrowing. Mm-mm. Then, pagka third na or at 21 days pag pag pangatlong week na, so yun nga, doon ka na magharo ulit, then yun na kasabay na nung final leveling. So hindi sabay na talagang nagharo ka, maliban na lang kung talagang yung implement mo ay naka-attach yung leveler. O talagang sabay siya, pero pag iba, palibang kalabaw, so pagkatapos mong maharo, saka mo i-level. Okay. Okay, so ulitin natin Sir Dan, no, yung composition ng 21 days na yon. So yes, ito yung after na ng rest period na sinasabi natin. So day 0 or day 1 yung plowing, and then after 7 days magkakaroon tayo ng first harrowing sa day 7. Yes. Day 14 magkakaroon ulit ng second harrowing, and then day 21 another harrowing, and then yung final leveling na natin yung ating. And then after nito ready na tayo sa pagtatanim. Yes. So yan yung tinatawag natin na 21 to 30 days land preparation. Yes. So yun po ang recommendation natin para ma-achieve natin yung K-check number 2. Okay, so dito na tayo sa input output outcome, kung ano yung input natin, kung ano yung dilagay natin, halimbawa na linisan or na prepare natin or na repair, hindi na prepare, na repair natin yung dike, and then prepare natin ang pagtamna natin ng 21 to 30 days. Ang output natin dito, talagang kung na-achieve natin yun, talagang na-fully decompose yung, halimbawa, na-prepare mo yung, tawag dito, yung lupa ng 21 to 30 days. So talagang decompose talaga yung mga damo doon. So yun ang output niya. At saka uniform yung crop growth and development mo. Mm. Okay, so efficient din yung water at saka nutrient uptake. So, ang outcome, so siyempre, mataas yung ani at saka di kalidad yung binhi. Mga binhi or yung mga butil na ma-harvest mo. Mm. Okay, so yun po ang key check number 2. Ang iano ko lang dito, baka maanuhan kayo, bakit ba may 21 to 30 days? Mm-mm. O na, ang ano natin is hanggang 21 days lang. Okay, iano ko lang, parang i-clarify ko lang na talagang 21 to 30 days kasi pag ang purpose dito is
for seed grower purposes, for seed purposes mo is talagang i-ano mo, i-prepare mo yung lupa 30 days. Kasi i-allow mo pa yung lupa na pa ano mo ng 1 week kaya para po ma, yung mga weed seeds na incorporate doon sa lupa talagang maka-germinate siya ng gusto at saka pag tanim mo, so wala na siyang masyadong sahog doon sa ginagawa mong binhi. Okay? So yun po ang ano natin, yun po ang key check number 2 natin, yung wheel level field. Okay? Magsasaka. Alright, ayan, maraming maraming salamat Sir Danny Barinyan sa napaka-informative at napaka-interactive na diskusyon natin sa ating key check number 2 sa land preparation natin, ano yung well level field. Kaya ti, hindi po ito yung huling beses na mapapakinggan natin si Sir Danny Barinyan. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala dahil sa mga susunod na episodes, makakasama pa rin po natin si Sir Danny Barinyan, kasama si na Sir Sulaiman Kabasalan and si Engineer Mokles Buwisan. So Sir Dan, before we end our program, mensahe muna sa ating mga enrollees mula sa iba't ibang munisipyo ng North Cotabato and Maguindanao. Okay, so thank you sa lahat na nakikinig at sana po subaybayan niyo itong School on the Air program natin kay para po masubaybayan ang bawat episode kasi kung hindi po natin masubaybayan ito, parang kulang po ang matutunan natin na ma-achieve natin itong hinahangad natin na masaganang ani at mataas na kita. So yun po, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much din Sir Dan. JL, batiin niyo yung ating mga batiin natin ano yung ating mga yes, sa mga Facebook live natin na viewers. Ayan, hello po kay Ma'am Maria Fe Salcedo ng Paranaque City. Ayan, salamat po sa libreng webinar si Sir Jem nag-comment. Ayan, hello po. God bless to all. Ayla Agaw and Rolly from Dato Abdullah Sangki, Maguindanao. Shout out to my father po, Tani Agaw. Hello po and happy listening. Ayan, hello po din kay Ma'am Christine Remerosa Liam. Sabi niya, saphig po. Ayan. Oh, nakikinig talaga. Nakikinig sila. Subaybay sila sa ating Facebook Live. And good PM watching from Cotabato City, Ma'am Zenny Arobo Estabillo. Hello po. And thank you po for the free webinar, HP Lisa. Hello po and happy watching. Ayan, Ma'am Han, ulitin lang natin ang ating mga katanungan sa ating quiz B. quiz number 1 natin sa ating School on the Air. Okay, for our quiz number 1, question number 1. Ano ang kaibahan ng palay sa damo? Alright, for our question number 2, ilang key check ang nasa bagong revision ng palay check system? Third question po natin, ano ang tag color ng certified seeds? Pang-apat na katanungan, magbigay ng isang kahalagahan ng paggamit ng dekalidad na binhi. And yung ating panglimang katanungan na may apat na kasagutan, ano-ano ang apat na components ng RCEF or Rice Competitiveness Enhancement Fund? Alright, Ma'am, kasalukuyan tayo nagkakaroon ngayon ng training on mushroom cultivation, production and processing para sa Dreamweavers 4-H Club and the Lipinian Bambuture 4-H Club. So ito yung pinangungunahan ng ating 4-H RBO program led by our training specialist to Miss May Giang and of course our technical staff Ana Reyes Telape. Ayan, thank you din po kay Ma'am Judy Gomez sa pagfa-facilitate ng training na ito. And gusto lang namin kayong inform ano, na meron po tayong mga libreng agri-gabay sa ating Facebook yes. page. Ito ay every Tuesdays and Thursdays. So tuwing Martes po at Huwebes, meron po tayong tinatawag na agri-gabay. Kung saan na meron po tayong mga agri-tips, mga tips po natin tungkol sa agriculture and fisheries. I-search lamang po sa Facebook ang Agricultural Training Institute Region 12 o ang hashtag AgriGabay. Ito po ay every morning ng Tuesdays and Thursdays and in the afternoon naman ng Tuesdays and Thursdays, meron po tayong Agri-Hain kung saan mga recipes naman po, yung mga kayang-kaya sa bulsa na recipes ang ating itinatampok. I-search lang din po ang hashtag AgriHain. And of course, Ma'am Han, kung gusto nila makarinig ng mga information or mga technology patungkol sa pag...
sa corn production. Meron tayong kinakandak ngayon na School on the Air on Corn Production. So ito po ay napapakinggan sa DXND 747 AM Kidapawan City with simulcast sa DXOM 963 AM Corona del City. Every Tuesday ito, Ma'am Han, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Okay, so kung gusto niya rin po ano, matuto tungkol sa pagmamaisan, abangan po ang aming SOWA on Corn Production tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa mga nabanggit na stations ni JL kanina. Bansa. And of course, you may follow us on Twitter and Instagram at ATIRTC12. And for updates, pakilike po ang aming official Facebook page, Agricultural Training Institute Region 12. Alam niyo ba na sa bisa ng Rice Tariffication Law, luluwagan ang pag-angkat ng bigas sa ibang bansa na may kaukulang taripa o buwis na ilalaan sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. 10 bilyong piso kada taon sa loob ng 6 na taon ang ilalaan sa iba't ibang programa ng RCEF upang mapababa ang gastos at mapataas ang ani at kita ng mga And binabati din natin lahat na nagbo-birthday today, JL. Happy, yes, happy birthday! And sa mga gusto pong mag-take ng aming online courses, visit lang www.e-extension.gov.ph para po sa mga libreng online courses on agriculture and fisheries. Magsasaka, pamahalaan at pribadong... And of course, maraming salamat sa ating mga municipal coordinators. And of course, sa ating mga SOA enrollees. Wala na po tayong oras, kaya naman po sa ngalan ng aming National Director, Director Alfredo Aton. Sa ating Assistant Director, Dr. Rosana Mula. Chief ng Information Services Division ng ATI Central Office, Ma'am Antonieta Arceo. Sa ating Department of Agriculture Regional Field Office 12, Regional Executive Director, Attorney Arlan Musa Mangelen. Center Director of ATI Region 12, Director Abdul Aydayaan. Sa ating Assistant Center Director, Dr. Jesse V. Bildea. And of course, sa ating RCEF Focal Person ng ATI Region 12, Engineer Mokles Buwisan. Kami nagpapasalamat sa mga nakinig sa ating episode ngayon, episode 6, Key Check 2 Land Preparation Well Level Field sa mga audience po natin sa ating Facebook Live. And of course, maraming salamat sa DXND Radyo Bida 747 Kidapawan City at 88.3 Radyo Nihuan Tacorong City. And abangan po sa susunod na episode ng ating SOA, September 3. Next Thursday, tatalakayin po natin ang key check number 3 o ang crop establishment o ang pagpapractice ng synchronous planting after a rest period. Yan po ay mapapakinggan sa September 3, alas 12 pa rin hanggang alauna ng hapon. Kaya't hanggang sa muli nating episode ng ating School on the Air on Inbred Rice Seed Production and Farm Mechanization, ako po ang inyong lingkod, si JL Oman. At ako naman po, si Hana Digyamad Pompong na nagiiwan sa inyo ng isang magandang tanghali at maraming salamat po sa pakikinig. Radyo Nihuan Network, Mindanao Regions. 94.7 Radyo Nihuan.